Hello, so we're going to this property that we acquired from Axeia Developer. This is a pre-selling property located in Cavite's capital in Trece, Martirez City. So as you can see, the entrance is from a different subdivision, Sugarland Estates. This is just in front of Shell gasoline station, and this is along the main road. I think Governor's Drive yung road na yon. So we came here from General Trias. It took us around 20 minutes lang traveling. So as you can see dito, we were stopped by the guards ng Sugarland Estates because you need a pass or a valid entrance pass. You need a gate pass. So you need to secure it from your agent or from Axeia. And as you can see, yung road leading to the subdivision is not yet finished. Half pa lang ng road yung nagagawa. So this is a pre-selling property, by the way. Ayan. So as you can see, half pa lang ng road yung nagawa, but they are working on it. And yun yung isa sa nakakatawa siguro with this developer, because they started like late last year. Pero ayan, medyo malaki na improvement niya. So this is quite big. I forgot the total hectares of the area. Pero madaming units here. They offer three types of houses. The single attached, Linnea, the townhouse, Jasmine, and the bungalow houses, the Adeline. So yun, napansin nyo, from the main gate, we entered around parang 3:48 p.m. So I was driving for like 20 kilometers per hour lang. So mabagal lang ako dito. Pero mahaba yung entrance leading to the main gate. Medyo malayo siya. Probably a kilometer away. Hopefully, when the subdivision is fully turned over, magkaroon ng public transpo kasi malayo siya from the main entrance. Ayun, so hopefully nga may tricycle or like that na papasok dito because mahaba siya. But as you can see, on the right side, ayun o, may mga bahay. So that's a subdivision nearby. Pero if you will notice, yung elevation nung kalsada from the existing subdivision on the right is medyo mataas. Ayun o, kung napapansin nyo. So it's elevated, highly elevated than the existing subdivision on the right. I think townhouse types yung nasa right side. Pero ayun, parang konti lang yung taas niya with the main road. So ayun, mataas yung pagkakagawa ng subdivision, which is hopefully good. And ayan, so this is the entrance. We're still not in the gate. Ayan, this is still leading to the main gate. Ayan, so this is a pre-selling subdivision, by the way. Ang promised turnover nila will be on 2024 to 2025, if I'm not mistaken. But so far, marami na rin silang nagawa na units, and they are yun, tuloy-tuloy naman yung paggawa ng units nila. So hopefully, yung promised date nila of turnover is masunod. And so far with the previous projects that they had naman, medyo hindi naman ganun kalaki yung problems with turnover date, except nung pandemic. So ayan, as you can see, this is the main gate now. First impression, it's quite narrow. Pero hopefully, kasi di ba may mga subdivisions na they only open one side ng gate. Hopefully, they open both sides kasi nga hindi kasha yung two cars dito sa isang gate lang. So hopefully, when they turned over this, mag-open parehong gates para, ayun, both passable. So, pakita ko lang din yung proposed site development plan nila. So, they have two phases, phase 1 and phase 2. The one near the gate is yung phase 2. So, ayan, ito tayo, papasok tayo on phase 2. So, ayan, para mas ma-picture nyo lang, I'll insert yung
small map nung subdivision. So on your right, you have this one, yung nasa right is block 1. On the left is block 23. And then after block 1, you have 4, 5, 6, 7, 8. So yung pinaka model house na nagawa currently is on block 8. So yun, dun lang pwede pumuntang muna ngayon as per yung guard. So yun lang yung pwedeng tignan, yung block 8, yung lot 35. So, ayan, this is block 1 nga yung sa right. Meron ng bahay dito sa right side, but I think one or two houses lang yun. And then as you can see, yung block 4 until block 7, wala pa talaga siyang houses na constructed. It's more on block 8 yung nagawa. And ayun, dun tayo pupunta dun sa may sasakyan na dalawa. And then as you can see on the left, ayun no, meron na rin mga linea na gawa na. I think that's block 25 until block 29. And then, itong road na yan, itong nasa gitna, yan, if you will notice, yan yung road leading to phase 1. Yan yung main road, papunta ng phase 1. So, ayan. So, dito lang tayo pwede. Sa model house, ayan yung left. Malaki siya. It's, I think, 213 square meters yung lot area ng model house. And, ayan, as you can see, in fairness with Axeia, marami naman ang na-construct na bahay. And, first impression, yung mga poste ng Meralco, I am assuming yan yung and lot ng property. But I'm just assuming. Kasi wala akong nakitang mga muhon. Hindi ko or baka hindi ko lang napansin yung muhon. Well, if that's the case, parang medyo maliit yung ano, yung sidewalk niya. So, yun lang yung medyo concern ko dito. Yung sidewalk as walkway. Medyo maliit. Pero hopefully, mayroon pa siyang konting space. Kasi hindi ko alam saan yung end ng property. Kasi nga, wala siyang ano. Wala akong napansin na muhon. So, ayun. Kaya, I'm just assuming. Pero sana malapit yung sidewalk para nalalakaran talaga siya. In terms of yung kalsada, well, kasha dalawang cars. Pero hopefully, wala namang mga mag-park sa streets. Kasi mukhang hindi kakasha if may mag-double park. I'm not sure if this is 10 meters or 8 meters wide yung street. So, yun. If you can see, bumaba ako dyan. And, ayun. Explore ko lang yung bahay. I wasn't able to take pictures of inside. Pero yun. Okay naman yung ano. What's good with the properties that they sell is bear type siya. Well, personally, I prefer yung bear type kasi there are developers na fully finished nga siya pero like yung tiles hindi naman maganda, papalitan mo din, alam mo yan, sayang din yung ano, sayang din yung ginamit na products kasi aalisin mo lang, double cost lang. And then say for example, even yung room sa taas, it's not yet divided or partitioned, so up to you kung paano yung design na gusto mong gawin, you have the freedom to decorate yung house mo. So, ano lang talaga siya. May foundation, may form, may porma, pormang bahay, but inside, you still have to allot money kasi you have to renovate the property. Wala siyang paint, wala siyang tiles, may CR, pero yung CR may tiles, so far okay naman. The water closet is HCG brand. Well, for me, it's good. Yung itsura niya. Hindi ko lang alam. Yung performance. Pero yun, okay siya. And even the sliding windows. For me, maganda naman yung ginamit na sliding windows. And ayun. So, yun lang talaga. You need to allot extra money. Kasi you can't... Hindi siya readily available for hindi siya agad matitirhan. So, you have to renovate it. But the lights are ready.
yung mga tubo or yung wires, ready naman na sila. But it's good for me personally. At least, yung gastos mo sa pagpaparenovate, yun yung gusto mo talaga sa property mo. So, yun lang. Nag-explore lang ako dito. Medyo fast forward na lang natin. Ayan. So, dito rin sa video, if mapapansin nyo, yung araw, it's on the back of the model house. So, take note na yung north is nasa, if you're facing block 8, itong model house, north is on your right. Kaya yon yung araw, if mapapansin nyo, nasa likod nung model house, kasi hapon na siya. So, west kasi yung likod na part nitong model house. Kaya, ayun. So, okay yung model house na to, kasi ano siya, sunrise facing. Yun. And then, ayan. So dito, medyo mabait si Kuya Guard. I asked yung status ng Block 30 kasi doon yung nakuha namin, Adeline Unit. So, sinamahan niya kami, pero bawal daw mag-take ng videos and photos. Kaya, ito lang talagang dashcam yung videos na meron ako. Kasi, yun nga, I wasn't able to take any videos or photos. Gusto ko lang makita talaga yung status ng Block 30. Kaya lang yung sa pinaka-property namin, hindi pa available. So, ayan, itong road na to, yan, yung gitna na yan, yan yung road papunta na ng Block 30 or papunta na ng Phase 1. That's the main road. Pero hindi pa siya passable. So, nag-turn left kami dito, sabi ni Kuya. And this is the part ng... Yan. So, ito, yung part ng... Yung nasa left natin is Block 23. Yung right is Block 25. So, papunta tayo dun sa perimeter ng property. So, ayan. Dadaanan natin tong Block 25, 26, 27 sa right. And then, yung nasa left will be Block 30. Ayan. So, this is Block 25 sa right. Ito yung perimeter, approaching perimeter tayo ng property. And ayan, so kung mapapansin nyo, may mga ginagawa na rin dito. So this is, I think, Block 25. On the right is Block 26. And then that's Block 27. And ayan na. So may Adeline na. This is, I think, Lot 35, if I'm not mistaken. So, this is Block 35. And, mga 8 units na Adeline na yung nagawa. And then, this is Block, I think, 27, 28. Yan. So, ito. Hanggang dito lang ako pinayagan ni Kuya. Ayan. O, diba? Ang dami ng Linnea units dito sa may dulo. So, ang sabi ni Kuya, itong street na to, dire-diretso, papunta ng Phase 1. Yung street na yan is ongoing construction, yung main road na yan, ongoing construction, kaya hindi pa pwedeng dumiretso doon kasi ayun, putol pa yung kalsada. So ayan, so this is yung Adeline sa ridge lot sa left, and ito yung mga Linnea single attached unit sa right. Ayan, so hanggang dito lang ako pinayagan. And ayan, so dito nga lang pinagan. Yung left side nito, nitong mga Adeline, according to Kuya, creek siya, pero yung patay na creek na, nagkakatubig lang siya if malakas yung ulan. Medyo malalim siya, so yun yung gusto ko sanang ma-check for yung sa unit na nakuha namin. Kasi malaki yung lupa, but baka naman unusable because it's very, I mean, slope part siya, so baka masyadong malalim. Since I wasn't able to check it, on the next update, hopefully, meron na yung unit namin and makita na siya hanggang dun sa may dulo. And that's it. So, ayan, ito. I think this is Block 27 or 28. And ayan, pabalik na kami. And ayun, thank you for watching. Hopefully, I can go back and share an update of the Woodlands in Trece, Martirez City. Thank you for watching.